Bago pa man ang mismong data collection, mayroong mga ilang paghahanda ang kailangan gawin ng LGU o barangay, tulad ng pagsasanay at pagkakalap ng mga material na kakailanganin. Sa video na ito, matututunan ninyo ang pag-create ng web account sa COBO Toolbox, pag-login and setup ng IDMS tool upang magamit sa data collection, pag-kolekta ng datos at pag-save, at mga nilalaman ng IDMS tool. Bago magsimula, siguraduhin nakahanda ang gagamiting computer at mga Android devices na may internet access na gagamitin sa data collection. COBO Toolbox ang pangunahing nating gagamitin para sa data collection kaugnay ng IDMS tool. Ang COBO Collect ang ini-install sa Android device at ginagamit sa aktwal na pangongolekta ng datos. Samantalang ang COBO Toolbox naman, ang website kung saan maaaring ayusin ang forms, mag-analisa ng datos, at gumawa ng account. Gamit ang COBO Toolbox account, maaaring baguhin ang mga katanungan sa IDMS tool nang naaayon sa pangangailangan ng inyong organisasyon at mas mapapabilis ang pag-oorganisa ng inyong nakolektang mga datos. Simulan na natin. Ito ang mga hakbang para makagawa ng inyong sariling COBO Toolbox account. Magbukas ng web browser at pumunta sa https://cobo.humanitarianresponse.info para gumawa ng web account. Pindutin ang sign up button at piliin ang libreng account mula sa COBO Toolbox para sa mga researcher. Ilagay ang mga sumusunod na impormasyon para sa iyong account. Makakatanggap ng email para ikumpirma ang inyong account pagkatapos maisumite ang impormasyon. Ang inyong username ang gagamitin din para sa COBO Collect mobile app, kaya huwag itong kakalimutan. Ingatan ang COBO Toolbox account dahil dito mapupunta ang mga datos na makokolekta mula sa komunidad at mga persons with disability. Kasing halaga rin ito ang pagpili ng kung sino ang magiging caretaker ng account mula sa barangay at LGU.